Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICC Kuwait and welcome dito sa ating kwentong ICSA. And ngayon, nakikita nyo dito sa ating screen, meron naman tayong mga estudyante na nakapagtapos na dito sa Diploma in Health and Social Care. And tokayan po natin yung kanilang kwento kung paano ba sila nakapag-enroll dito sa ICSA, paano ba nila tinapos yung course nila. Yan. So mag-upisa pa dito kay, ano, kay Ma'am Corrie. So Ma'am, pakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga nanonood mo. Hi po, magandang hapon po. Ako po pala si Corrie Lucille Estadillo. Nag-enroll po ako dito sa ICSA. Nakita ko lang po ito sa online, sa Facebook. Tapos nag-try ako kung sumubo, kung okay ba gano'n. Tapos, yun nga, sa mahirap din, pero wala namang imposible. Pag gusto mo talaga na makapagtapos, o kung gusto mo yung ma-achieve mo yung ano man future, dito lang kayo mag-aral saan? Sa ICSA. Yes. Ayan. So, dito naman kayo kay Ma'am. Ayan. So, Ma'am, pakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga nanonood ngayon. Huwag kang mahiya kasi pinaghirapan mo yung ano mo, yung diploma mo, di ba? So, kwento mo sa kanila, paano ka ba nakapag-enroll dito sa ICSA? Ano yung una mong ginawa? I'm Marlene Barsobia. Hindi mo siya nagawin, naiiyak na siya eh. Naiiyak na siya. Ayan, so okay lang yan. Tears of joy. Yes. So, actually, pinipigilan talaga ni Ma'am Marlin yung ano niya, yung mga ano niya, yung tears niya. Ayan. So, paano ka nagsimula dito sa ICSA? Naano ko lang yun, na kita sa Facebook, then na ano ko yung kaibigan ko nag-aral din dito. Ayan. So, bali, ano yung work niyo dito, Ma'am, sa Kuwait po? Katulong. Yeah. So, ilang taon ka nang trabaho mo sa bahay? I work in almost 10 years in one employer. 10 years? Ikaw, Ma'am, saan ka nag-work? 10 years din ako. 10 years? Paano yes. Kayong 10 years? Yes. So, sa 10 years na yun, paano mo naisip na mag-enroll dito sa Diploma in Health and Social Care? Ano ba yung sumali sa isip nyo na, ito na yun, kailangan ko nang mag-aral? Ano ba yung reason mo? Siguro, naisip ko lang na itry ko kaya to para... Siyempre, pagka, siguro pag may, mas maganda kasi pag may matapos ka talaga, gano'n o. Kaya ito, nag-aral ako ng healthcare, so nag-try naman ako, so okay naman. Yeah. So sa'yo, Ma'am Marlin, ano yung reason mo, bakit sa 10 years na yon nakapag-decide ka na mag-aral dito sa Diploma in Health as you have? Noon pa talaga pangarap ko na makapagtapos ng pag-aral. Kaso lang inuna ko yung mga kapatid ko. Para sila yung makapagtapos ng pag-aaral. So, ngayon, parang iniisip ko naman na bakit hindi yung sarili ko na naman yung uunahin ko sa ngayon. Itapos ko lang na pag-aaral yung mga kapatid ko. Ako yung maiiyak sa kanya. So, yun. Bilang estudyante, diba kasi under the Miss Halsey. So, bilang yes. Isang estudyante ng Diploma in Health and Social Care, nasa online live class pa kayo nag-aaral sa via Zoom, di ba? Yes. So, ano yung mga ano niyo? Ano yung experience niyo bilang isang estudyante? Mahirap din. Mm-hmm. Pero time management, ma'am. Kasi sa oras, sa pagtatrabaho, tapos habang nag-o-online ka, ganun. Pero wala namang imposible pag porsigido ka talaga. Yeah. Oo. So, kasi di ba, super 10 years na kayo nagtatrabaho and alam ko hindi talaga ganun kadali. Yung mga pinagdaanan nyo na nagtatrabaho kayo at the same time nag-aaral kayo. Kasi alam naman natin talaga na bilang isang OFW, mas priority natin yung trabaho natin. Yes. Pero ngayon, is kahit ganun pa man, ngayon is tapos nyo yung pag-aaral ninyo. Kumbaga ito na yung ano, bunga ng mga pag-ira, pagsisikap, ganun. So ano yung magiging advice niyo sa mga classmates niyo ngayon? I-share niyo yung ano niyo, mga experience niyo na kakabulutan nila na ito yung pwede niyo gawin para matapos niyo yung course. Basta pagpatuloy lang, huwag mawala ng pag-asa. Mahirap kasi siyempre yung mga assignment ganun, pero laban lang yan. Kami nga, muntik na kami sumuko eh. Pero walang imposible eh. Sipag at syaga lang talaga yan, o kaya time management, kasi yung trabaho, tapos habang nag-online, ganun-ganun lang. O, tapos, kayo, matatapos din kayo gaya namin. At saka salamat kay Ma'am Halsey pala, kasi in-encourage niya kami na ano, tapusin talaga yung
Yung ano, yung sa homework, course. Yung course, gano'n, talagang hindi niya kami pinabayaan. Mm-hmm. Eh, maraming salamat po, ma'am. Ayan. So, for sure, ngayon nanonood si Ma'am Halsey, sobrang proud yan siya sa inyo na, yun, nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Ma'am, sa time na yung sabi mo na pumuntik ka ng sumuko, ano yung ginawa mo, ma'am, doon, para at least makarating ka sa point na to po, na natapos mo yung course mo? Ang ginawa ko, kaya ko to. Kaya ko to, parang, tawag nito, parang naisip ko, na walang imposible. Walang imposible talaga. Walang imposible. Sa umpisa lang talaga. Totoo talaga yung sinasabi. Sa umpisa lang mahirap yan. Mm-hmm. Pero pagka nakasanayan mo na, o kaya talagang prosigido ka talaga. Oo. Mm-hmm. Kung baka iisipin mo na lang na siyempre, para sa pangarap mo, mm-hmm. ganun, wala namang imposible. Tapos matatapos din yan. Kaya nung natapos na kami, parang ay, ito na talaga to. Thanks God talaga na natapos na kami kahit mahirap. Kahit pag-ano pa lang sa mga assignment, ganun. Mahirap din, pero walang imposible talaga. Kasi ano yan, part yun ng pagiging estudyante natin na dadaanan talaga natin yung process. Yes. Kasi yun yung magbibigay sa atin ng motivation para matapos natin yung course natin. Yes. Kahit sino naman, kahit sino na nag-aaral or mga estudyante talaga, yun yung talaga na hindi ganun kadali yung mag-aaral. At yes. Yung time magpatrabaho. Oo. So yung ma'am, ano yung ano mo, advice mo sa lahat ng mga ano natin, sa mga classmates niyo? Wag lang mawalan din ng pag-asa. Kung mahirap yung assignment, talagang mahirap, lalo na mag-research. Mag-research lang ng mag-research, makahanap ka din ng sagot doon, ma'am. Then, kay Ma'am Mercy, thank you very much. Ayo, ito si Ma'am Marlene, ayaw niya na magsulat. Pinipigilan niya yung mga luhan niya. Ayaw niya tumulo kasi kaya kung ano na lang siya. Kaya yan. Pinaghirapan mo yan. Nandito nga tayo eh. Wala. Ano na, oh, this is it. Yun na yun. Hawak mo na yung diploma mo, di ba? So, yun. May advice ka ba sa mga OFW, ma'am, na makakapanood ng live na to? Kasi live tayo dito sa Facebook page natin at meron na tayong 100,000 followers. So, maraming makakapanood nito kasi marami din tayong mga estudyante na sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Brunei. Kasi for sure, may mga classmates kayo, di ba, na sa Taiwan, sa Malaysia, sa Brunei, di ba? So, yun, napapanood to ng buong mundo. Ano ba yung magiging message nyo sa mga kababayan din natin na yun, gusto din nila makapagtapos ng pag-aaral. Yun nga lang kasi marami silang mga doubts sa sarili nila kung kakayanin ba nila to. Ano ba yung mangyayari sa kanila kung mag-enroll sila. Yung may mga iniisip pa sila kaya hindi sila kapag-usin ng pag-enroll. Ano yung magiging advice nyo sa kanila? Sa mga nakapanood nito, o sa mga lalo na sa tatrabaho sa loob ng bahay na walang D.O. Walang imposible, mag-try kayo. Mag-enroll kayo dito sa ICSA. Kung huwag kayong mawala ng pag-asa, kung nagdadalawang isip, huwag na kayong magdalawang isip. Dito na po kayo mag-enroll. Yes. Sa subok na talaga to. Kahit saan man kayo, hindi kayo nalabas, meron naman silang online. So, go lang. Go lang para sa future. Yes. Oo. Ayan, so, si Ma'am Marnie kasi pinipigilan na yung... Ayaw ko nang mag-interview, ma'am. Wala akong masabi dyan. Ayan, so, ano siyang masabi kasi, ano siya, na-overwhelm na siya. Gusto niya na talagang umiyak. Yun para sa lahat ng mga kababayan natin, ayan. So, si Ma'am Marnie at si Ma'am Corrie, na sa bahay sila nagtatrabaho dito sa Kuwait. Ang yan is nag-aaral sila sa online live class via Zoom. Ang 10 years na sila sa kanilang employer and ngayon is tapos na sila sa kanilang pag-aaral. So, sabi nga ni Ma'am Corrie kanina, walang imposible kung tayo is pursigido talaga na makapagtapos ng yes. pag-aaral. Yes. So, kung plano nyo din na makapagtapos, ayun sa message lang po yung sa aming WhatsApp number, +9659930-2850 para atas ma-assist namin kayo kung gusto nyo mag-inquire or mag-enroll. Ayun, so, bago natin i-end yung live natin, may gusto ba kayong pasalamatan? Ayan. Salamat po sa amo ko na binigay sa akin yung chance na to na mag-aral ako. Salamat sa financial. Salamat din. Salamat din na kaya ko. Salamat sa kalano kay Ma'am Halsey na naging kari siya sa amin. Salamat. Maraming salamat po, ma'am. Yes. And so, ma'am, yan, pasalamatan mo na yung sarili mo na nakapagtaas ka sa pag-aaral. Yung mga hirap mo. So, ito na yung time mo. Na yun, message to yourself na lang, di ba? Oo. Message to myself na, lahat ng, pagsubok, kinaya ko. Yeah. Thank you to Ma'am
Ma'am Cruz sa paggabay at sa pagturo ng ano ng mahirap na module mo. At sa may friend ko na nagtulong din. Ayaw ko talaga ng mga Ayun, so naiiyak na talaga si Mama yan. So, yun, thank you so much everyone sa panonood ng aming live dito. So, ito yung patunay na live talaga tayo. Kasi si Mama Umari, so talaga siya sabi ko kasi naiiyak na siya. Ayaw niya nang magsalita kasi pinipigilan niya yung pag-iyak niya. Ayan. So, yun, maraming salamat po ako muli si Miss Risha. Nagkasama ko si Mama Marley at si Mama Corey na nagsasabing ICC is your partner in success. Thank you and see you dito sa ICC.